Welcome to K-Catalog. Item number 3 sa reading part. Daoman shinmongi sayane yung imnida. Chalil ko chilmoneda pebuseo. Yung ating daunan ditong material is article from a newspaper. So basahin and sagutin yung questions. Title muna tayo. Yuga yongpum chunggodo kwentsana. So yuga yongpum, again, it means baby products. Chunggo, so ito yung mga used, mga gamit na, no? And then, kwentsana, it's good or okay then to use second-hand or used baby products. So yun yung title. First sentence, 최근 어떤 기관에서 만 9세 이하의 자녀가 있는 부모 1,000명을 대상으로 중고 육아용품 구입 경험에 대한 설문조사를 실시했다. So, ano yung sabi sa first sentence natin? Recently, there's an organization daw that conducted a survey. So, solmonjosa means a survey. About saan? About their experiences on buying second-hand or used baby products. So, sa ilang tao nila ginawa yung survey na yon? Sa 1,000 katao. So, desang is target, no? So, yung target nila, yung 1,000 na katao. And itong mga to ay mga magulang, no? So, magulang ng mga bata na ang edad is 9 years old pababa. Okay? Manguse iha. Iha is below. 9 years old and below. Second sentence, 그 결과 80%가 중고 육아용품을 구입한 경험이 있다고 했다. So, sabi, yung result daw po nung survey na yon, 80% nung 1,000 na katao na yon ang nagsabi na meron na daw silang experience sa pagbili ng second-hand or used baby products. Next, medyo mahaba to. 그 중에서 구입한 제품이 마음에 들고 괜찮았다는 대답은 64.2%로 높게 나타났고 보통이었다는 대답이 23.8%, 생각한 것보다는 별로였다는 대답은 12%였다. So, anong sabi? Dun sa survey, ito yung result niya. So, kung중에서, dun sa sinagawang survey, 구입한 제품이 마음에 들고 괜찮았다는 대답. So, yung sumagot daw po na ang sinabi ay okay lang and nagustuhan nila, maume dilda. Nagustuhan nila yung binili nilang item. So, ang percentage is 64.2%. And then, dopke natanakku. So, yun yung pinakamataas, no? Yung mga nagsabi na okay naman and nagustuhan naman nila yung binili nilang used baby products. Next, potong iyotanen dedabi. So, yung mga sumagot naman daw po na ang sabi ay potong. So, pag sabing potong, so-so. Yan. So, not that good, not that bad. So, 23.8%. And then, senggakhan gotpodanen, byeollo yottanen dedabun, 12% yotta. So, yung mga sumagot naman daw po na ang sinabi is compared doon sa naisip or compared dun sa inexpect. Mas maganda yung term na inexpect, no? Compared dun sa inexpect, biolo. So, pag sabi biolo, hindi masyadong type. Okay? So, mas doon siya sa hindi nagustuhan. Not totally hindi gusto, a little bit na hindi gusto, kumbaga. So, 12%. 그리고, 중고 육아용품을 구입한 사람 중에서 다시 중고 육아용품을 구입할 생각이 있다는 대답이 40%를 지지했다. In addition, 중고 육아용품을 구입한 사람 중에서 so dun daw po sa mga tao na naka-experience na or nakabili na ng second-hand or used baby products. 다시 중고 육아용품을 구입할 생각이 있다는 대답. So, yung sumagot daw po na sila ay uulit. So, dashi means again, no? So, they will purchase daw po ulit.
okay, they are thinking of purchasing again second-hand or used baby products. So, dun sa mga yon, 40% ang sumagot na ganyan ang gagawin nila. So, chijihetta, it means to accumulate, no? Or yung nag-gain ng 40% sa sagot is itong mga taong to. Okay, so dito, manan bumuduri, chunggu yuga yung pumulguwip hanan iyunan. Biyongul churil suwi sosoranan dedabi 52.1%로 가장 높았고 새 제품의 구입 비용이 부담돼서라는 대답이 33.4%, 물건이 사용 기간이 짧아서라는 대답이 14.5%였다. Okay, so dito tayo, haba na naman nung isang sentence, isang paragraph na naman siya. Sabi, madami daw po na parents ang bumibili or nagpa-purchase ng second-hand or used baby products na ang reason is, una, 52.1%, pinakamataas ang sabi, reason nila is, biyungul churilsu isoso. Makakatipid daw kasi sa cost, okay? Mas mura, kumbaga, yun yung pinakamataas na reason. And then, second, 33.4%, ang sabing sagot, se jepumi kuwi piyungi budam tuesoranen dedap. So, yung bagong item daw kasi, mga new items, kung bibilhin mo siya, it becomes a burden yung price kasi nga mahal kapag bago. Then, hindi mo naman matagal magagamit kasi mabilis naman lumaki yung mga babies, di ba? Next, yung 14.5% naman, ang sabi, mulguni sayong gigani chalbaso. So, yung kakasabi ko lang a while ago, so, yung sayong gigan, yung time na gagamitin mo yung bagay or yung gamit na yon ng bata is maiksi. Okay? So, hindi mo siya matagal magagamit. Kung bago yon, medyo nakakapanghinayang. Next paragraph. Hanpyon, chunggu yuga yung pumul, kuwiphan, gyonghomi, optagu, dedaphan saramdil jungeso, 70%는 앞으로 chunggu yuga yung pumul sagona. 주변 사람들에게 물려받을 생각이 있다고 답했다. So, sabi, meanwhile, or on the other hand, 중고 육아 용품을 구입한 경험이 없다고. So, yung mga sumagot daw po na mga tao na ang sabi, wala pa silang experience sa pagbili ng used baby products, 70% daw po sa mga sumagot na yan ay sabi, apuro. So, sa mga susunod or in the future, chunggu yuga yung pumul sagona. So, either bibili sila ng second hand, they will try to buy yung second hand or used baby products, or chubyon saramdulege, dun sa mga kakilala nila or nakapaligid sa kanila, is i-receive nila. Again, mulyo bata. Pag ginamitan mo yan ng translator, ang ibibigay sa'yo na word is to inherit. So, which means mamanahin mo kung ano yung nagamit na nung ibang tao. Yan. So, i-receive nila yon and gagamitin. So, senggagi itago dapeta. So, ganun daw yung mga naisip nila, no? Last sentence, iril tonghe manan saramdiri yuga yung pumul chungguro sanan gose dehe geungjeongjeogeuro senggakhago innen geoseul al su isseotta. Sabe, iril tonghe, through this. So, yung sa ginawang survey na yan, manan saramdiri, so maraming tao daw, yuga yung pumul chungguro sanang gose dehe, so sa pagbili ng second hand or used baby products, geungjeongjeogeuro senggakhago innen geoseul al su itta. So, ibig sabihin, nalaman daw because of this survey or through this survey, it shows that there's a lot of people na may positive thoughts. Or maganda yung kanilang pagtanggap, no? Positive naman yung kanilang pagtanggap sa idea na bumili ng second-hand na baby products or used baby products. That's why, ang ating title is, Yuga Yongpum, Chunggudo, Kwentsana. Okay, so kahit na second-hand or used products, okay lang din daw. Yan. So yan yung ating article. Basahin natin yung questions and try nating sagutan. Number one. 이 글을 무엇에 대해 설문조사한 내용입니까? Sabi, ito daw pong
article na to, yan, yung binasa natin, buo se dehe, about saan? Yung content ng ginawa nilang survey. Now, hanapin natin yung Solmun Josa. So, Solmun Josa rel shilshi hetta. So, ano yung sabi dito sa first sentence na to? 최근 어떤 기관에서 망고세 이하의 자녀가 있는 부모 1,000명을 대상으로 중고 육아용품 구입 경험에 대한 설문조사를 실시했다. Okay? So, dito. Hanggang dito, no? Yan yung pwede natin isagot. So, yung sagot natin can start with this. 이 글은 tapos, dugtong natin si 중고 육아용품, yan, 중고 육아용품 구입 경험에 대한, 다pos, 설문조사, so, idugtong natin si 설문조사, no? 설문조사, 설문조사, 다pos, 내용입니다. Okay, so I hope nasundan nyo, no? Again, 이 글은, tapos ito na, 중고 육아용품 구입 경험에 대한 설문조사, tapos end with 내용입니다. Next, number 2. 설문조사에서 한 질문으로 맞지 않은 것을 고르세요. So, sabi, piliin daw yung hindi tama ang tinatanong, han 질문. Okay, so doon daw sa sinagawang survey, so may mga questions doon, alin dito sa apat na to yung mali. Okay, based dito sa binasa natin. Ito medyo mahirap tong part na to. Kailangan naintindihan mo talaga yung binasa mo. Okay, so dito, number 1, 중고 육아용품을 왜 구입했습니까? So yung question, 왜? Bakit? Bakit bumibili ng second hand or used baby product? So, since bakit, so it is asking yung reason. Okay, so reason. Again, ano yung reason in Korean? EU. Okay, so EU. So, tingnan ulit natin yung article natin. So, dito i-test talaga yung reading comprehension mo. Yan. So, actually, correct yung number 1. Bibigay ko kung nasan yung sagot. Ito, EU nun. So, ito siya, no? 많은 부모들이 중고 육아용품을 구입하는 이유. Okay, so yung reason why they buy yung used baby products. So, tama ito. 중고 육아용품을 왜 구입했습니까? Natanong siya. Okay. Then, number 2. 중고 육아용품을 구입한 적이 있습니까? So, ano yung question? 구입한 적. So, again, naalala nyo yung 적이 있다. Kapag may ganyan, ibig sabihin, it is asking yung experience. Okay? So, na-experience na ba yung pagbili ng second-hand baby products? So, naitanong ba itong question na to? So, itong number 2, yung sagot dyan is itong buong part na to. Okay? Kung saan sinabi, ito yung mga sagot nila. 64.2% ang sabi, okay daw, no? Nagustuhan naman nila yung binili nila. Ibig sabihin, nagustuhan nila, nabili nila, na-experience na nila yung pagbili ng second hand. Kasi nasabi nila yung review, kumbaga ano yung masasabi mo after mo mabili. Okay, so itong part na to, yung may 64.2, 23.8, and 12%. So ano-ano yung mga sagot nila? Okay, nagustuhan, tapos so-so, and not really. So, ibig sabihin na tanong tong question na to. Number 3. 중고 육아용품을 구입해보니까 어땠습니까? So, yung 어땠습니까? Tinatanong, no? Ano yung masasabi mo? After mong bumili ng second-hand na baby product. So, yung pagkukuhaan mo ng sagot dyan is the same dun sa tiningnan natin sa number 2. Ayan. So, parang somehow connected sila, no? Yung number 2 and 3. Kasi, syempre, nabili mo, kailangan magkakaroon ka ng reaction. So, ito yung mga naging reaction nila, no? Nagustuhan, yung so-so, and not really. Okay? So, natanong din tong number 3. How about number 4? 중고 육아용품을 다른 사람에게 준 적이 있습니까?
So, jun jogi isem nika. Again, yung jogi itta. Ibig sabihin, na-experience mo na ba? Or have you tried? Alin? So, dito yung jun from the word juda, to give. So, na-try mo na bang magbigay sa ibang tao ng second-hand or used baby products? So, naitanong ba tong part na to? So, kahit halugugin mo tong buong article na to, hindi mo makikita na tinanong yung question na yan. Okay? May sinabi na, they will receive, no? Mulyo ba? Dils hengagi itta. They will try to do that, yung pag-receive sa ibang tao nung used baby products. Pero yung pagbibigay, walang nasabi. Okay? So, number 4, wrong. Hindi siya natanong. And dahil ang pinapahanap is yung hindi tama yung pagkakatanong. So, number 4. Kasi nga, hindi naman to natanong in the first place. Number 3. Ang hirap nung ano na to, item na to. So, we kuren e yung guagatamyon donggorami daramyon ex haseyo. So, true or false? Number 1. Chunggo yuga yung pumi kwensantago senggakhanan sarami manchi anta. Sabi, kaunti lang daw, no? Manchi anta. So, manta, many. Kaya lang nakaji anta siya. So, not many. So, hindi daw madami yung mga tao na nag-iisip na okay lang ang second-hand or used baby products. So, hindi ba marami? Mali. Ang dami nga nagsabi. Anong sabi? So, sa 1,000 katao na in-interview nila, pinakamataas na percentage na okay or nagustuhan nila, 64%, no? Gusto. Mao medel ko, kwentsanta. Okay, so yung number 1, mali siya. Marami naman. Number 2, biyongi choryomheso chunggu yuga yung pumul sandanan sarami gajang manta. So, pinakamadami daw po yung number ng tao na nagsasabing yung pagbili daw po ng second-hand or used baby products ay nakakatipid. Biyongi choryomheso. Okay, so tingnan natin yung sagot dito sa part na to. Ayan. So, dito kasi sinabi yung percentage kung saan binigay din kung ano-ano yung reason. So, 52.1% ang sabi, biyungul churilsu itta. So, biyungul churilsu is also, ibig sabihin, no, makakabawas dun sa cost or sa babayarin. Which is same ng sinasabi dito sa number 2. So, dito, nakakatipid. So, yung term is makakatipid. Dito naman, ang term is makakabawas, no? So, same sila ng ibig sabihin. So, this one is correct. Kajang mana. Bakit? Ilang percent yung lumabas? 52.1%. Tapos, yung ibang reason, mababa na 33.4 and 14.5. So, yung mga tao na yan, 52.1% sila. Kaya, sila yung pinakamarami. Next. Debubuni saramderen chunggu yuga yung pumul guwip hebon jogi opta. Sabi, debubun. Mostly ng mga tao daw po. Chunggu yuga yung pumul guwip hebon jogi opta. So, wala pa daw pong experience or hindi pa na-try na makabili ng used baby products. So, dito, debubun ba siya? Mostly ba? Wala pang experience? Wrong ulit, no? Dito pa lang sa ating first paragraph ang sinabi na dyan, sa 1,000 katao, 80% ang nagsabi na meron na silang experience. Kuwiphan gyonghomi ittago. Okay, ittago hetta. Dito, hindi sinabing walang experience. Meron. That's why X to. Okay, so ayan yung ating item number 3 for reading. So check natin yung dano dyan, additional vocabulary. Yuga yongpum, again, yung baby product. Solmonjosa, survey. Shilshihada, to perform or to conduct. Chajihada, to accumulate or to gain. And then yung hanpyon, meanwhile or on the other hand. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.